Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng ating SSS pensioners. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. The meaning of retirement benefit. So it is a cash benefit paid to a member who can no longer work due to old age. So ang lagi natin iniisip, no, kapag po ba ako ay nasa tamang edad na talaga, no, para po sa retirement, may makuha kaya akong retirement benefit sa SSS? Actually, for the qualifying conditions po natin, tatlo lang naman ang tinitingnan natin lagi dyan. So titingnan natin kung ilang taon na po ba si member, ilan na po ba yung na-contribute niya, and currently working pa rin po ba siya, diba? So yun yung mga questions natin dyan, eh. O kaya naman po, they cease to be self-employed. So sabi nga po natin, yung iba kasi pag sinabing retirement, ay mampara lang po ba yan sa mga employed members natin, kasi retirement yung term natin. No po. So lahat ng mga members ni SSS, mapa-employed man po ba tayo, mga individual members po tayo, provided na lahat ng mga qualifying conditions na i-discuss po natin ngayong umaga ay ma-met po ninyo, kayo po ay qualified for this benefit. So first is yung age. So 60 years old for the optional retirement. So 60 to 64 years old po yan. At least naka 120 months contribution kayo and no longer working or cease to be self-employed. While if in case naman po 65 years old na kayo, technical retirement na yan. So at least 120 months contribution. And even if you're still working, ayan, pwede na po kayo mag-file ng retirement. Pero syempre, if you're still working, sabihan nyo na agad na yung inyong mga company rep na, oops, stop muna ha, kasi 65 years old na ako, naka at least 120 na ako, and I will be filing for my technical retirement na kay SSS. Okay? Pero if you will notice po dito sa aming presentation, meron po tayo dito, no, na sabi nga natin, ang exemption to the rule notice is under the RA number 10757, effective April 27, 2016 po to, for our surface or underground mine workers po ito. So 50 years old ang kanilang optional retirement, 60 years old naman for technical retirement. While under RA number 10789 naman po, ang technical retirement natin is 55 years old. Make sure lang po that they retired not earlier than May 24, 2016. So that's for our research jockey. Kaya lang, syempre, kailangan daw po at least 5 years sila na naging mine workers or research jockey bago po sila nag-retire. Ayan. So yung iba na nagtatanong na, may early retirement ba kay SSS? Ayan po, ang tanong namin, kaya niyo po bang magmina? Kaya niyo po bang maghinete? Ayan, at least 5 years po para po mas maaga. Pero the rest po, ito pong nasa unahan. Ayan, the rest po, ito yung ating optional and technical retirement. So next is the types of payment for retirement pension. So as mentioned ko kanina, at least 120 months contribution po, di ba, ang hinahanap natin para po tayo ay mag-qualified for the retirement benefit. So for you to have a lifetime cash benefit, so kailangan lang po at least nakahulog tayo ng 120 months prior sa semestre ng retirement po natin. Okay, so dito po may notation tayo. A member has the option to receive in advance the aggregate amount of his or her 18 months pension. Ito kadalasan lalo na, no, kung yung mga retirees natin, meron po kasi yung kinumpleto lang nila. Kadalasan yung tanong, eh, paano ma'am kapag 65 years old na ako and hindi pa rin naman po ako nakakumpleto ng aking contribution. So sabi namin, hanggat kaya, sige, wala naman kaming sinabi na kailangan 65 lang. Ang sabi
lang natin kanina, kung naka 65 years old ka na, at least naka 120 months contribution ka na, pwede nang mag-file. Pero kung hindi mo nakuha yung mga qualifying conditions na yun, like naka 65 ka na pero wala ka pang 120 contributions, so maaari nyo pong ituloy yung inyong contribution as a voluntary member to complete the required 120 contributions to be eligible to a monthly pension. That is why yung iba po nating mga retiree na yung mga magpa-file for retirement pension, mga ano na sila, 82 yung pinakamay edad din na nakausap ko dati. And kadalasan, ito po yung ina-advise namin sa kanila if they want to receive their advance 18 months pension. Kasi kapag po ganun, kahit tayo no, na mga bata pa po, diba, hindi natin sigurado kung bukas ba igigisingin pa tayo ni God. So syempre iniisip din natin hanggat andito, no, kausap natin itong ating retiree, eh, maabisuhan na natin sila, no, if they want, dahil ito po ay kanilang option to receive in advance po yung kanilang 18 months pension. And then, if in God's grace, diba, in God's mercy, after the 18th month, mga 19th, 20th, diba, sabihin natin, buhay pa, malakas pa itong si pensioner, no? So, sabi dito, lifetime siya. So, magtutuloy-tuloy na yung kanyang pension. Okay? Pero sabi nga natin, kung hindi talaga kakayaning makapagtapos ng 120 months contribution and they want na po talaga na mag-file for a retirement lump sum siya. Kaya lang, we do not usually advise members to file for a lump sum kasi as mentioned ko nga po kanina, dito po, no, if they choose to continue paying, pwede pa naman. Kahit ilang taon na po sila, basta makumpleto lang nila yung 120 months contribution. Kasi after this, sabi nga po natin, pag sinabi nating lump sum, it's as if we withdraw na nila lahat ng mga contributions nila. Then after that, funeral na lang. Sayang naman, di ba po? So next, additional benefits for retirement pensioner po natin. So every December po to, meron tayong 13th month pension. So ang ating mga lola at lola, nanay, tatay, nako, tuwan-tuwa po yan kapag December, no, namimigay talaga ng aginaldo kasi talaga pong doble ang nakukuha nilang pension. And then we have also the dependents pension for retiree members, dependents. So sino-sino po ba yung mga dependents po natin na nakakakuha nito? So we have the legitimated, legally adopted, and illegitimate children. So dito po sabi nga natin, 5 minor children beginning from the youngest but by order of preference. So pag sinabi natin order of preference or order of priority po na tinatawag, una naming hahanapin is the legitimate child. So legitimate, anak sa legal na asawa. So kahit saan pa kayo kinasal, di ba? Basta po tunay na kasal at saka kahit anong religion pa yan, kahit nga po sa munisipyo, di ba? Basta legal yung inyong pagpapakasal, legitimate yan. Okay? Then next po, legitimated, baby muna bago po sila nakapagpakasal. Legally adopted naman, kailangan may court order ha. Hindi pwedeng sabihin na ito na lang, ikaw na mag-alaga sa anak ko. Okay na yan, adoption na yan. Hindi po pwedeng ganon. And illegitimate children, hindi rin po kasalanan ng bata yon. Okay, so 5 minor children beginning from the youngest but by order of priority. So next po, kailangan, pag sinabi kasi nating dependent pa, below 21 years old sila. Okay, so mapababae, lalaki, LGBTQ plus man po yan, below 21 tayo ha, wala pong magsasabi na 18 kapag po girls. And kailangan lamang unmarried and not gainfully employed sila. And syempre hindi po patay, di ba? Yan lang naman po yung tinitingnan din natin dyan sa mga dependents natin. And of course, if in case naman, kasi sabi ko, below 21 years old, eh what if ma'am, I have a physically and mentally incapacitated na son or daughter, no? So paano po kapag ganun? So kahit na over 21 years of age na siya, basta po physically or mentally incapacitated, acquired during minority, yan, dependent po sila habang sila'y nabubuhay. Ayan. So yan po yung ating dependents pension.
Then next, ito po ah, only 5 minor children beginning from the youngest are entitled to the dependents allowance. No substitution is allowed po. Kaya naman, di ba, lagi namin sinasabi, beginning from the youngest tayo. So magtataka kami kapag may nag-substitute. Di ba, bakit may mas bata pa ulit? So if the retiree po has less than 5 dependent legitimate, legitimated, or legally adopted children, the illegitimate minor child or children will be considered to complete the maximum 5 dependents. So, yan po yung pagkakasunod-sunod natin kanina. Pero if in case po that there are more than 5 dependent legitimate, legitimated, legally adopted, and illegitimate children, ang preferred pa rin natin would be the dependent legitimate, legitimated, and legally adopted. So, pag sinabi rin po natin dependent children, kailangan conceive on or before the date of retirement. Kaya kanina, di ba, sabi ko, magtataka kami kapag biglang may ipinalit, di ba? Kasi ibig sabihin, tapos na, nakapag-file na siya ng retirement niya, bakit biglang meron pa, di ba? Kasi ang titingnan natin dyan is sino po yung kinonceive on or before the date of retirement of a member, sila po yung makaka-receive ng dependent allowance equivalent to 10% of the member's monthly pension or 250, whichever is higher. So mamaya pag-uusapan natin, pag-aaralan natin yung computation din mamaya. Then next po, dependent's pension stop naman when the dependent child dies, gets married, gets employed, or reaches 21 years old, pero not unless, sabi ko nga, ang exemption to the rule natin, if they are incapacitated and incapable of self-support, so yung mga physically or mentally incapacitated na mga anak. Ayan, so kahit po above 21 na sila. So, date of retirement. So, ito po. Sige, mamaya kasi magko-compute tayo. So, titignan ko sa ating Q&A or chat facility kung makakasunod po tayo. So, una namin titignan dyan yung date of retirement. So, paano ba namin nalalaman kung kailan yung date of retirement? Ang tanong natin dyan, ilang taon na po ba si member? If 60 to 64 years old pa lang sila, and then nawala na sila, nag-resign na, nag-retire na sa trabaho nila, no, date of separation from employment O kaya naman po, sabi nga natin, wala na, hindi na talaga siya nagpatuloy, no? So at least 60 to 64 naman na siya. So ang titingnan namin is the date of separation. Okay. And the next is, if in case naman po already separated na, imam paano naman kami, meron kasi kaming early retirement. So at the age of 50, 55, pwede na po kaming umalis sa company namin. So ang gagawin naman po ninyo, maghihintay kayo ng ika-60th birthday nyo. Kasi yan po yung basis natin. 60th birthday if already separated po. Okay, so ganun tayo So kapag po may nagtanong sa inyo, pwede bang ituloy ko yung contribution ko hanggang mag-60th ako? Ang tanong namin, kaya niyo po bang ituloy yung dati niyong hinuhulog, ba? Diba? Kasi mamaya makikita natin, makaka-apekto rin yan. Baka mamaya nasa pinaka-maximum kayo, minimum ninyo, yung hulog ninyo, makaka-affect po yun sa inyong pension in the future. Okay. So next, 65th birthday naman, regardless if employed or not. Ayan, provided once again na at least naka 120 months contribution na. So pwede na po siya mag-file. Okay, so actually dito sa tatlong to, diba kanina sabi natin, ang titingnan kasi natin dito, i-exclude natin yung semester, diba? I-exclude natin yung semester of contingency or the retirement. Itong tatlo, ganun siya gawin. Pero, if in case, si member, nagtuloy lang, diba? Sabi ko nga kanina, 82 years old po, no? Noon niya lang naubos, or saka lang niya nakumpleto, rather, yung 120th contribution niya. So, ang pinagbasihan natin is month after the semester of 120th contribution. At para di tayo malito dyan, may notation tayo dyan. The semester of the 120th contribution refers to the quarter containing the 120th contribution and the following quarters. So, ganun po siya. So, kunyari, ngayong May,
ang ika-120th contribution po niya. So, ang quarter po doon na nasasakop si May is the second quarter. So, April to June, kasama na po siya sa bilang. Then, we move another forward, so July to September, so yun na yung semester natin. Eh, dapat daw month after the semester. Ayan. So, ibig sabihin, October na po siya pwedeng mag-file para yung ika-120th contribution niya ng May pasok pa rin. Okay, so hopefully clear ha. So, ibig sabihin, April to June, July to September, ayan, yan po yung magiging semester niya. A month after the semester, so October na, pwede na po siyang mag-file para po pasok yung ika-120th contribution niya ng May. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, ilike mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!